maliliit na Sakis. So, ito yung nakita kong pinakamaliit na succulent. Mas maliit pa sa Jelicy. Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. My name is Adelina. So, ngayon po, ang aking pong isishare sa inyo ay ang bago ko pong pag-aalaga ng si Dom Tokyo San. Nakita po ninyo yung ating Tokyo San na malaguna. Pero nung nagkasakit po ako, halos po namatay sila. Asit na maliit lang po yung natira sa akin. Dulo lang. Yun lang po yung itinusok ko. Akala ko nga po, Jelicy yung aking itinusok. Dahil sa sobrang liit niya. Tapos ngayon po, sobrang dami na nila. So, mayroon po akong new care tips sa inyo. Ibang-iba po sa pag-aalaga ko ng Tokyo San noon. Noon, ang ating Tokyo San, dinidilig ko lang po, dry na po yung soil niya bago po ako magdilig. Ngayon po, sa bago kong pag-aalaga ng ating si Dom Tokyo San, napakabilis po niyang lumago, kumapal at dumami. Mabilis pong dumami ngayon sa bago nating care tips. Subaybayan po ninyong palagi ang ating ibinablog o ina-upload. Kasi guys, nababago po yung ating pag-aalaga sa ating mga succulent. Na-experience ko po yung nangyayari. So, nababago ko po yung pag-aalaga ko sa kanila. Yung dati ko pong pag-aalaga noon, naiiba po sa ngayon. Sana po, lagi kayo sumubaybay sa ating video kahit madalang po tayo mag-upload. Ngayon, ito po yung Tokyo San. Makikita nyo na malaguna. Dulong-dulo lang po yung aking itinusok dito. Lumilipas po yung araw, buwan, hindi natin napapansin na ganito na po pala siya kalago. Hindi ko lang siya pinagtutuunan ng pansin. Basta itunuso ko lang siya doon, hayaan ko lang siya doon. Tapos didiligan ko siya. Ngayon, ganito na po kalaki. Isishare ko din po sa inyo guys yung nandun sa ating electric fan. Yung pinagtaniman ko po nito as yung pinakamalaki ko pong electric fan. Kasi doon sa apat nating electric fan ay mga turtlevine. Mga turtlevine guys ang aking itinanim doon. So doon sa dalawa, yung variegated, at dun sa dalawa naman ay yung regular. Nakita po ninyo doon sa dati nating video, luman-luma na po yun. Tinanim ko rin yung ganito natin sa ating tower pot. Nung kumapal, inalis ko rin siya. So yung mga yon namatay na at ang natira na lang po sa akin ay sobrang liit lang. Mabilis po nating mapapadami kahit maliit lang yung natira sa atin. Naakala ko talaga as inawala na sa akin yung Tokyo San. Salamat sa Diyos at may natira sa atin na maliit kahit dulo lang. Na tinusok ko siya, dumami rin pala siya at kumapal. Pakita ko po sa inyo ng malapitan si Tokyo San. So ayan po siya, ang lagu-lagu na niya. Na dati po, itinusok ko lang po talaga yan is dulo lang. So hinahayaan ko lang po siya doon. Buhat nung itinusok ko, makikita po ninyo doon sa ating mga nakaraang video na mapapadaan yung ating camera dito na nakapatong din po dyan sa ating mga kasama ng succulent. Na makikita po ninyo na maliit lang po siya. Tapos hindi ko lang po siya talaga pinagtutuunan ng pansin na papansinin ko parati. Tapos makikita ko na lang po na ganito nakalago. Ang ganda po nito guys kapag bumaba siya dito sa mga gilid ng ating pot. Kung hindi po ako siguro nagkasakit guys, baka mas marami sila ngayon. Namatay po yung mga dati nating Tokyo San dahil po sa hindi ko sila naalagaan dahil matagal po akong nagkasakit. So samahan po ninyo ako guys at pupunta tayo doon sa ating itinanim sa electric fan para po makita ninyo yung kung gano'n siya kalago ngayon. So hindi pa po yun punong-puno guys kasi meron pa siya mga lupa na makikita, may mga pagitan pa dahil po nung itinuso ko yun is yung katulad ng nasabi ko sa inyo kanina, nadulo lang po yung aking itinusok nung itinanim natin itong Tokyo San. Kaya puntahan na po natin yung ating electric fan na merong si Dom Tokyo San. Nakahang po siya o nakabitin yung ating electric fan. Sinusubukan ko po kasi guys yung iba-ibang paraan ng pag-aalaga ng ating mga sak. Binabago-bago ko siya yung magandang kalalabasan. Katulad niyan na maganda yung si Dom Tokyo San sa bago kong pamaraan sa pag-aalaga. Puntahan natin guys, tara. Ayan, dito tayo.
sa banda rito sa unahan. Yan. Ay, kailangan ko po palang kumuha ng upuan, guys, kasi mataas yun. Hindi natin makikita. Kailangan ko kumuha ng bangko. Ayan, o, tingnan nyo po. Lumalaylay na po dito sa bandang gilid yung ating Tokyo Sun dito sa ating electric fan. So, dito ko po kasi unang itinanim sa bandang gilid yung ating halaman na ito o ating succulent. Ayan, kuha po muna tayo ng upuan, guys, para po makita natin, akyat tayo doon. So, napakabilis po nito, guys, na dumami. Buhat po nung binago ko yung pag-aalaga ko nito, iniba ko po yung pamamaraan ng aking pag-aalaga dito sa ating Tokyo Sun. Makikita po ninyo, guys, na may mga space pa siya, marami pa pong space dyan na hindi pa po napupuno. Dahil po sa nagpo-propa lang po ako para mapuno ko po sila dahil kukunti lang po ang nakatanim dito dati. Nung napicturan po natin ito na naipost na rin po natin sa Facebook, ay napakakunti lang po. Hanggang dito lang po yan, guys, ituro ko sa inyo kung saan siya. Ayan, dito lang po siya nung ipinost natin na napicturan ko. Ganyan lang po siya kadami dati. So ngayon po ay malaguna dahil sa nagpropa po tayo uli para po mapuno natin itong electric fan. Dinidiligan ko lang siya. Dati po, tuwing matutuyo ang lupa niya. Kapag na-dry na, saka ko lang po siya didiligan uli. Pero ngayon, guys, kahit medyo basa pa yung lupa, yung ano pa lang, yung hindi pa siya natutuyo ng tuluyan, dinidiligan ko na po siya. So, nang itinusok po natin, guys, yung ating maliit na Tokyo Sun dito na dulo lang na akala ko po ay jealousy dahil po sa sobrang liit. Hindi ko po kasi suot yung salamin ko kaya hindi ko ma-recognize kung jealousy ba siya o ano. Basta nahawakan ko siya dulo na maliit. So, itinusok ko lang siya dyan. Tapos sabi ko bahala na kung mabuhay siya. Hindi ko alam kung ano to, basta alam ko halaman. So, itinuso ko lang po dyan. Tapos, hindi ko napapansin na lumago na siya. Napicturan ko po ito, guys, ng medyo malago-lago na ng konti na ipost ko sa Facebook. So, ganito lang po, guys, yung aking itinanim dyan o itinusok nung nakita ko siya. Ngayon, hindi ko po napapansin na lumago siya dahil sa mataas po yung pwesto niya. So, dinidiligan ko lang siya ng hose. Ngayon, nung umapak po ako sa upuan, medyo malago na. Napicturan ko at naipost ko po sa ating Facebook. So, ngayon, nagpropa lang po ako ng nagpropa. Kaya po, dumami siya at binago ko na rin po yung pamamaraan ng aking pag-aalaga. So, itong ginuguhitan ko po. Ganyan po kadami nung akin pong napicturan niya ng naipost ko. Ayan, ganitong-ganito lang po yung aking itinuso. Kaya ang ginagawa ko po dito, guys, nagpuputol po ako ng ganito kaliliit at ikinakalat ko dito sa ating electric fan. Kaya po, kumapal ito ng ganito ka lago. So, dito, doon, yan. Patong-patong lang po ako, yan, dyan, sa mga tinuturo ko. Ito, yan, naglagay po ako ng maliliit, yan. Tapos, hindi ko lang po siya tinitingnan kasi pag tinitingnan parati hindi maiinip ka eh. So, hinayaan ko lang siya tapos nung umakyat uli ako, nakita ko, aba, kumakapal na siya. So, nagputol po uli ako, nagpatong ako nito ng mga dulo para po lumago siya. Kahit po ipatong lang natin siya sa ibabaw ng lupa, mabubuhay po siya. Parang katulad din po siya ni Jealousy na kahit ipatong lang natin sa ibabaw ng lupa, mabubuhay po. Kaya ang ginawa ko dyan, guys, sa mga hindi pa napupuno na meron pang lupa, ayan, naglalagay po ako ng maliliit na dulo o nagpuputol ako ng mga dulo para po mapuno sila lahat. At pagdating ng araw ay magiging maganda na rin po ito kapag napuno na. Makikita nyo na may mga pagitan po na lupa. So, nakakatuwa din dahil malapad po itong aking ginamit na electric fan. So, lumalago na talaga siya. Kaya, bago na po yung aking pag-aalaga nito, Tokyo Sun. Mas madali po siyang lumago na katulad nito na parami na natin siya kaagad. So, bago po matuyo ang lupa, dinidiligan ko na siya o every other day po nagdidilig na ako. At pwede po siya sa direct sunlight,
At naka full sun, mabubuhay po siya o kaya kahit mainit. Tapos, hindi ko po hinahayaang lumago yung damo dito. Kasi guys, yung kanyang damo, halos parehas siya ng laki. Hindi mo po mapapansin na may damo na pala siya kapag hindi mo tinitigan. Hindi ko po mapapansin kung hindi ko suot yung aking salamin. Kasi yung meron pong damo na pinong-pino yung dahon niya. Ayan, ito po o meron. Hindi po masyadong halata kapag hindi po natitigan. Kaya kailangan po bubunutin na natin siya kaagad para po hindi matalo yung ating Tokyo Sun. Kasi meron po akong pat noon na tinubuan ng ganitong damo na natalo po yung ating Tokyo Sun. Kaya namatay po yung nasa isang pat. Ayan, kasi nilagay ko yun doon sa dulo. Hindi ko masyadong napapansin na napuno na pala siya ng mga damo. Madali lang naman pong bunutin. Ayan, pati lupa nadala na. Guys, ang gamit ko lang po dito ay lupa lang po. Ang gamit ko po dito guys ay noon yung buhangin, pamis, at saka lupa. Ngayon po, ang gamit ko ay lupa lang po. Mabubuhay na po siya. Maganda po at hindi ito maarte. Hindi mo na po kailangang maghanap ng pamis o ng buhangin. So, basta marami pong butas yung inyong pagtataniman. Ito po ay, siyempre yung electric fan po. Kasi guhit-guhit lang siya. So ang ginawa ko po dito, nilagyan ko po ng makapal plastic. Pwede yung plastic cover. O kahit ano pong plastic na malaki. Ito pong ginamit ko ay yung plastic ng ice cream na malaki pong plastic. So makapal po yun at saka malaki. Biniyak ko po siya. Nilagyan ko po ng maraming butas. Ang gusto po nito ay moist ang kanyang soil. Ayan, kaya mas mabilis po siyang dumami kung ang soil niya ay moist. Ito pong ating turtle vine. Bago na po siya. Kasi yung dati po na itiniktok ko na maganda yun, ay itinapong ko na po kasi ano na siya, yung puro katawan na lang, nawala na yung mga dahon niya, matanda na po siya. Kaya pinalitan natin siya ng bago. Hindi ko po siya na i-vlog. So ito na po yan na bago pa lang po siyang lumalago. Dito naman po sa kabila yung ating turtle vine na variegated sa dalawang electric fan. Kaya guys, madali lang pong mag-alaga ng Tokyo Sun. So, ganda guys po ni Tokyo Sun, lalo na po kapag bumaba dito sa electric fan yung kanyang mga dahon. Ang ganda po siyang tingnan kahit maliliit, talaga nakukyutan po ako sa kanya. Kaya po, nang hinayang ako kung mawawala siya, nung akala ko na namatay na po talaga silang lahat, yung pala, may naiwan sa aking napakaliit. So kahit ganun siya kaliit, ay eto na po sila, marami na. At pararamihin pa po natin itong ating Tokyo Sun. Kaya sinabihan nga po ako nung kakilala ko, bakit daw po nag-aalaga ako ng ganito kaliliit? Ay, sabi ko sa kanya, gusto ko talaga ito kahit maliliit siya dahil nakukyutan ako sa kanya. Wag na lang po ninyong pansinin guys yung aking alambre kasi pinabili ko lang po ito na nangangalawang pala siya. Sabi sa akin, hindi daw po nangangalawang itong alambre na to. So, ang gagawin ko, ako na lang yung pupunta mismo sa hardware para ako na lang po yung maghahanap ng o bibili ng alambre na hindi kinakalawang. Kaya pagpapasensyahan na po ninyo yung aking pantali dito dahil alambre na nangangalawang. So papalitan ko po yan kapag nakabili po ako. So ang tingnan na lang po natin guys ay yung ating mga Tokyo Sun na cute na cute kahit po ganito siya kaliliit. Talagang cute po siya. Ewan ko ba siya kung bakit gustong gusto ko to kahit ganito kaliliit. Pag napuno na po ito guys na ating electric fan ay i-update ko po kayo para makita rin po ninyo na bumababa na yung ating mga Tokyo Sun dito sa electric fan. So, i-update ko po kayo kapag umano na siya yung
Gumapang na siya dito sa gilid ng electric fan pababa. Pinokus ko na po ito guys sa inyo kasi po kanina hawak ko yung camera ng pabaliktad. So hindi natin makita masyado kasi nakaharap pala. Kung iharap ko dito yung camera, nakatalikod sa akin. So hindi ko maipo-focus ng maayos. So kaya ko po ipinokus ng ganito para matingnan din po ninyo yung itsura ni Tokyo-san. Ilang taon na rin po ito guys nung nabili ko sa Benguet. Natatandaan po ninyo guys yung una kong vlog. Nung nag-order po ako sa Benguet. Hindi pa ganito yung ating garden guys. At saka ito po guys, hindi ko nakikita sa mga garden shop. Kaya doon po ako nakabili sa Benguet. Dahil marami na rin kami napuntahan na garden shop ng ate ko. Pero hindi ko po nakikita itong Tokyo-san sa mga garden shop. Naka-order po ako nito noon sa Benguet. So, yun po yung pagtatanim. Pagpopropa. Madali lang po. Katulad po nung kaninang aking pinutol. Ganun lang siya kaliit. Tapos, ipatong lang natin sa lupa. Maganda guys, yung ating pong lupa ay basa na. Tapos, saka natin ipatong si Tokyo-san. Para mas mabilis siyang lumago. Itong ating dalawang variegated na turtle vine ay malago na rin po. Matagal na po pala ito si Tokyo-san kasi nung nag-order ako, start pa lang po ng pandemic. Kaya hindi tayo makalabas para makabili. So, kaya tayo nakapag-order sa Benguet. O ito, isa ito si Tokyo-san na natitira pa rin dito sa ating garden. Yan na po yung bago kong pag-aalaga sa kanya. Every other day ko siya dinidiligan. At saka, ito po, nasa sunlight po siya. Ayan po, naka-net tayo. So, okay lang po siya na nasa direct sunlight. Nung una, katulad ng sinabi ko guys, nagdidilig po ako ay kapag tuyo na po yung lupa. Meron po tayong mga succulent guys na hindi pare-parehas ang pag-aalaga. Kasi karamihan po, akala natin guys, magdidilig lang tayo kapag dry na yung soil nila at saka tayo magdidilig. Hindi po lahat ng succulent ay ganun po ang gusto. Yung iba po ay gusto nila ng water. Ito si Tokyo-san, ito po yung aking bagong pag-aalaga na maganda po yung kinalabasan. Katulad noon, ang pag-aalaga ko iba. Try ko naman po yung ibang klase ng pag-aalaga. Para kung alin yung mas maganda, yun po yung gagawin natin. Na magandang kalalabasan ng ating mga sakis. Sana po lagi kayong sumubaybay sa ating mga video. Kasi gaya po na nabanggit ko, iniiba ko po yung pag-aalaga ko. Kaya kung ano man po yung dati kong pag-aalaga, nababago dahil po sa mga experiences na nangyayari. Ayan guys, yung aking share. At maraming marami pong salamat sa inyong panonood. Invite ko na rin po pala kayo sa ating mga social media. Sana po paki-follow na rin po ninyo ating mga social media at paki-like na rin po. At kung nagustuhan po ninyo yung ating video guys, pahingi po ako ng thumbs up. At sana po huwag ninyo kalimutan guys na mag-subscribe kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe ating channel. Thank you so much! Thank you for watching! Bye-bye!